Katulad nung na-discuss natin kanina, dialect, mm-hmm. di ba? Meron din tinatawag na sociolect. Pag sinabi natin dialect kanina, geographic yung basis natin ng pag-iiba. Pag sinabi natin sociolect, ito yung ginagamit ng mga particular social groups. Okay, so sa atin, sa Pilipinas, no, may mga social group din tayo tinatawag. Hindi lamang yung mga miyembro ng LGBT. Meron din, for example, yung mga professionals. Kapag may narinig tayong mga jargon o technical terms na sila lang yung nakakaintindi or shared yung experience kung kaya parehas yung meaning na ina-assign doon, yun ay nag-umuusbong patungong pagiging sociolect. So itong mga lect na ito ay mga variant pa rin ng isang particular na wika. Now, pag tinanong natin, wika ba siya, ang susunod na question, ang dapat na question dyan is, magiging separate language ba? For example, ang Lekinese. Now, ang question ay, maiintindihan ba natin or hindi? Yeah. So far, no, kaya pa naman, no, nakakaagapay pa naman yung mga nasa outer part ng community. So far, sociolect pa lang siya.